Welcome to the longest running, the original and the only trilingual Filipino Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. 欢迎来到运行时间最长的原创和唯一的三语菲律宾中国生活杂志节目非中电视台。For over a half century, a league has just stood out, not just for its excellence in sports, but for its dedication to celebrating women in athletics. It's where passion meets prowess, where dreams turns into legacies, and where every game is more than just a match. It's a reflection of dedication. 激情与力量相遇，梦想化为动力。每场比赛不仅仅是一场比赛，这是奉献精神的体现。At kailanganlang ang Women's National Collegiate Athletic Association ay muling nagbukas ng panibagong yugto. The only tri-level league in the country that is not just a game, it's a movement. And this season, they're igniting the spirit once again. With a theme that resonates with every heartbeat, every sprint, every score, WNCAA reignites at 54.is ready to set the stage ablaze with passion and performance. So join us as we celebrate women, sports, and the indomitable spirit of the WNCAA. Across generations, one league has consistently celebrated the prowess, spirit, and potential of women in sports.Welcome to the 54th season of the Women's National Collegiate Athletic Association, the WNCAA. Tri-level league in the country, WNCAA prides itself on being a platform where athletes of all college levels converge, compete, and champion their talents. Ladies and gentlemen, the bowlers and the athletes from the 15 participating schools of the WNCAA. This year, WNCAA lights up the passion once more, kindling the flame of competition, camaraderie, and commitment.Welcome to the opening ceremonies of the 54th season of the Women's National Collegiate Athletic Association. We're coming to you live from Chiang Kai-shek College Gymnasium with thousands of spectators cheering for their favorite WNCAA school team.WNCAA reignites at 54. Every dribble, every spike, every sprint is a testament to the spirit that reignites the dreams of countless athletes, pushing boundaries and setting new records. Thank you.
So gear up, celebrate, and let's set this season ablaze. The 54th WNCAE season is here and ready to reignite. I now declare the 54th season open! You'll have more of Chinatown TV when we return. So don't switch that channel. 请不要转台. Sa kanyang pagbisita sa Chaoyang, pinuri ni Pangulong Xi Jinping ng China ang pag-unlad ng maliliit na kalakal mula sa Yiwu. Sinabi niyang lahat ay bahagi at ambag sa pag-angat ng industriya. Noong 2021, binigyan ng Chaoyang ng gabay na magsilbing modelo sa promosyon na magkakasamang kaunlaran. Binigyan diin ni Xi ang kahalagahan ng pagtatayo ng mas mataas na antas ng Pilot Free Trade Zones o FTZs. Hinikayat niya ang FTZs na maging mas matapang sa pagharap sa mga hamon. Bilang kalihim ng Communist Party of China, ipinaliwanag ni Xi ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa pagbabago ng World Trade Organization at ang pagpapabuti sa kapasidad ng mas mataas na antas ng pagbubukas ng ekonomiya. Noong Setyembre 28, hinikayat ni Xi ang bansa na magkaroon ng malakas na kumpiyansa. Aniya, ang ating lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at ang kumpiyansa ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Paggunita sa araw ng mga bayani, noong Setyembre 30, dinaluhan ni Pangulong Xi Jinping at iba pang leader ng CPC ang seremonya sa Tiananmen Square upang bigyang pugay ang mga bayaning pumanaw. Seremonya ng UNESCO para sa edukasyon ng mga kababaihan, dumalo si Peng Liyuan, kabiyak ni Pangulong Xi Jinping sa seremonya ng UNESCO na nagbibigay pugay sa mga proyektong naglalayong suportahan ng edukasyon ng mga batang babae. Eksibisyon sa Hong Kong at Macau. Inilunsad ng China Media Group ang kanilang mga eksibisyon hinggil sa 5,000-year civilization ng China para sa mga manonood mula sa Hong Kong at Macau noong Setyembre 29. The Lions Club International District 301A4 held its new officers induction ceremony. 菲律宾国际狮子会 301A4区举行新届职员就职典礼。 2023年9月24日下午5点，菲律宾国际狮子会301A4区夹座马尼拉大酒店大宴会厅隆重举行庆祝成立4周年暨2023-2024年度内阁职员就职典礼。该狮子会多位前任总监、兄弟狮子会代表、友好团体嘉宾代表等应邀出席典礼仪式。 301A4区前总监黄安顺致欢迎词，他热烈欢迎来宾们莅临出席，为典礼增添无限的光彩。菲律宾国会参议员 Senator Christopher Bongo 担任监事员并训会，在新任总监洪培利的带领下，301A4区全体新内阁职员正式宣誓就职。 新界总监洪培利在致辞中表示，他加入马尼拉联盟狮子会已经有30多年，为菲律宾海岸警卫队辅助大队服务将近10年，也在不同的组织为不同的群体服务。为群体服务一直是他生活中的一部分。现在他将再次向前迈进，作为新任总监为狮子会301A4区服务。前总监黄伟煌。 前国际理事苏建荣，前总监 Leonida Bibi Ortiz，
委员会主席 Anacleto Zamoranos 等先后致辞祝贺。 马尼拉联盟狮子会区第一副总监 Jerry Barrios 担任众分会干部就职监事员， 第二副总监 Charles Park 担任新会员就职监事员。 在典礼仪式结束后， 前总监严明星致谢词， Father Danny Montagna 带领祈祷。 马尼拉联盟狮子会专区主席蔡进强宣读狮子会目的， 马尼拉洲际狮子会专区主席龚强强宣读狮子会准则， 前总监 John C 介绍主讲人， 内阁秘书 Harudy 介绍贵宾， 并与李美玲、 MJ Pratt、 Alan Huang 分别担任大会的英文和中文司仪。 典礼仪式上进行了聚餐、 抽奖以及娱乐活动。 Chinatown News 非中新闻台综合报道。 Welcome back, you're still watching Chinatown TV with me, your host, Isa Chong. China's rich cultural heritage spans over 5,000 years. At sinasabing isa ito sa pinakamatanda and complex cultures in the world. With its unique customs, traditions, and practices, China has a lot to offer to those who are interested in exploring its fascinating culture. As we delve into the vast and diverse culture of China, ating kikilalanin ang kanilang mayamang kultura na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon. From traditional Chinese medicine to the art of calligraphy, there is much to explore and learn about. Join us on our journey to uncover these fascinating aspects of Chinese culture and more as we delve deeper into the wonders of this ancient and diverse civilization. Sa ating unang handog na kwento sa inyo, alam niyo ba na sa 19th Hangzhou Asian Games, ang kababayan nating si Olivia Miralles ang sumabak bilang volunteer. Bilang estudyante, pinusuan niya ang hamon at responsibilidad sa kabila ng mga balakid tulad ng wika. Sa tulong ng kanyang mga guro, nasilayan niya ang kahalagahan ng kanyang ginagampanang tungkulin sa ticketing at ang malalim na tiwala sa kanyang kakayahan. Ako po si Olivia Miralles from Chung University of Science and Technology, majoring Computer Science and Information Technology in Chinese Thought. It's not actually that I found the opportunity, but the opportunity found me. As an international student, all the mentors, all the teachers see us with a lot of potential. Nung nag-open po yung application for 19th Hangzhou Asian Games volunteering, they motivated us to contribute to this one in a million event. Although, sinabihan po nila kami na yung responsibilities ay magiging mabigat, pero nandun po sila, binigyan po nila kami ng mental sessions, mental health sessions para makakope up or mahandle po namin yung pressure kapag nasa post na po kami. Actually po, yung category ko is only the ticketing. Only the ticketing category, so hindi po ako makakapasok po dun sa stadium. At ang responsibility ko lang po ay is-check yung ticket nila if nasa tamang game po sila, nasa tamang time at saka nasa tamang venue. It was difficult dahil yung language barrier po, pero nandun po yung teachers namin para i-guide po kami kung nahihirapan po kaming bigyan ng serbisyo yung mga audiences dito sa Huanglong Sports Center. As like an international student in ZEUS, my life is like a roller coaster. Besides the academics, we also have this international college na nagmamanage lahat po ng international students in our university, which binigyan po nila kami ng very welcoming environment para naman po maka-adapt lahat ng international students sa campus po namin with the Chinese locals. As a Chinese top major, lahat po ng classmates ko ay Chinese students. Kaya po nung una, mahirap po talagang makakope up, pero dahil sa teachers, mentors, and classmates ko, hindi po nila kami pinabayaan at nandun po talaga sila all the way nung nagkaroon po kami ng shortcomings and hindrances. Kaya yun nga po, mahirap pero okay po kami.
Sa makulay na rehiyon ng Davao, ang panahon ng anihan ng durian ay tiyak na pinakaaabangan. Sa vlog ni Kulas, bibisitahin natin at aalamin ang proseso ng pag-aani, pagproseso at pag-export ng masarap na durian mula sa Davao patungong China, na siyang isa sa mga pinakamalaking merkado ng durian sa buong mundo. Mula sa pagpitas ng mga prutas na hinog sa puno hanggang sa pagbabalot, alamin kung paano sinisiguro ng ating mga magigiting na magsasaka at ng kagawaran ng agrikultura ang kalidad ng bawat bunga ng durian na makakarating sa ating mga kababayan sa China. Sumubaybay at samahan si Kulas sa kanyang masusing pagbisita sa isang packaging facility ng Davao Durian. Alam mo ba ang mga durian ito ay pumunta sa China? Puyat, puyat, masarap. Kumusta po mga kaibigang Pinoy? Ito po si Class. Ngayong araw, nandito ako sa isang durian package facility at ipakita sa iyo ang proseso ng pagpapalot ng mga durian bago pumunta sa merkado. Abalang-abala ang mga magsasaka ng durian sa Davao nitong panahon ng anihan dahil ang mga sariwang durian ng Pilipinas ay nakakapasok ngayong taon sa merkadong Chino, isa sa mga pinakamalaking consumer market ng durian sa daigdig. Bago iluwas sa China, itinaraan ang mga durian sa mahigpit na proseso para maigarantiya ang kalidad ng bawat durian na pumapasok sa China. Una, binibitas ng mga magsasaka ang mga hinog na durian. Mas maganda ang hitsura at mas masarap ang lasa ng mga durian na hinog sa puno. Matapos bitasin, tinadala ang mga durian sa packaging facility. Ang ikalawang hakbang ay pag-uuri-uri. Isa-isang sinusuri ng mga magsasaka ng durian ang mga prutas na ito at inuuri-uri ayon sa klase at pagkahinog. Ang mga durian namang masyadong hinog na ay pinapasok sa deep processing workshop para gawing frozen durian meat at ibaba. Ang natitirang mga durian na may katamtamang maturity ay papasok sa susunod na mga hakbang. Sunod ay ang paglilinis, pagde-deimpeksyon at pagpapatuyo sa hangin. Gamit ang eskoba, airgun, chani at ibang mga kasanggapan. Maingat na nililinis ng mga trabahende ang bawat durian para alisin ang alikapok at maliliit na insekto sa ibabaw. Tapos, ibinababad ang mga ito sa disinfectant para lalo pang mawala ang mga mikroorganismo gaya ng bakterya. Kasunod ay papaduyuin ang mga durian sa tulong ng bandilador. Ikaapat ay ang pagpapalot at pagtitimbang. Isa-isang inilalagay ang mga durian sa karton at pinaghihiwalay gamit ang paperboard para hindi magsiksikan at masira ang mga ito sa proseso ng paglilipat. Tapos, tinitimbang at inire-record. Panghuli, makaraan ang inspeksyon at kwarantena ng mga tauhan ng kagawaran ng agrikultura ng Pilipinas sa Davao. Ikinakarga ang mga durian sa malaking container. Tapos, ibinibiyahe ang mga ito papunta sa China. Ayon sa kagawaran ng agrikultura ng Pilipinas, tinatayang mailuluwas sa China ang mahigit 54,000 tolenadang durian ngayong taon.
sana ay mas marami pang saliwang durian ng tabo ang makabasok sa merkadong Chino ngayong taon. Upang mas maraming tao ang makadikim sa napakasarap na prutas ng Pilipinas. Philippine durian, puyat variety, masarap. Okay, hanggang dito na lamang ating pagbisita sa araw na ito. Ito po muli si Class. Kidakis! The Philippine Huajing Art Troupe held the 2023 Mid-Autumn Festival Celebration. Philippine Huajing Yishu Tuan Long Zhong Zhu Ban Qing Zhu 2023 Gui Mao Zhong Qiu Jia Jie Lian Huan Hui.为了庆祝一年一度的中秋佳节，由菲律宾华兴艺术团主办，马尼拉市政府、中国驻菲大使馆、旅菲各校友会联合会支持，马尼拉华人区发展委员会、马尼拉市文化旅游部、华人区美加广场、马尼拉华人区苗龙雅组织、马尼拉城市大学、菲律宾中正学院、菲律宾中西学院、菲律宾培德学院。 比利萨育人中学、菲律宾岭南国术总会协办的庆祝2023癸卯中秋佳节联欢会，于2023年9月24日下午2点，夹座华人区美加广场隆重举办，非华少年总会理事长施东方博士、非华各界联合会主席蔡永林、菲律宾中国商会会长胡世炼等多位华社领导出席，华兴艺术团张怀义团长致欢迎词。 他向出席的领导、嘉宾及单位代表表示热烈的欢迎，并致上节日的问候和良好的祝愿。马尼拉市政府由第二区市议员林明洛代表、中国驻菲律宾大使馆王悦参赞兼总领事、旅菲各校友会联合会主席林国霄、协办单位代表马尼拉城市大学校长 Maria Felma Carlos-Tria 博士等先后致辞。接下来，马尼拉市第二区市议员林明洛。 和华兴艺术团团长张怀义为舞龙点睛，非华少年总会副理事长洪建雄，非华各界联合会副主席施纯成，马尼拉城市大学校长 Maria Felma Carlos-Tria 博士，旅菲各校友会联合会主席林国霄，华人区发展委员会主席蔡真卫为舞狮点睛，旅菲各校友会联合会副主席洪善义，菲律宾岭南国术总会。 志愿消防队理事长许长安，马尼拉华人区苗龙雅组织主席罗少强敲锣。随后，精彩的文艺节目随即开始，包括歌舞、舞狮、武术、锣鼓等。 演员们个个都倾力演出，将所有的观众带入了一场视听盛宴。
最后，华星艺术团向所有的演出单位和美嘉广场致赠感谢盾牌。联欢会由女飞各校友会联合会秘书长蔡金生和非中电视台副台长庄黎玲共同担任主持人。Chinatown News 非中新闻台综合报道。Ang susunod naman nating mapapanood ay lubos na magpapakilala sa atin sa pamosong lungsod ng Hangzhou. Sa unang bahagi ay mapapanood si Tang Xiaofang at ang kanyang madalas na pagtakbo tuwing umaga. Tulad ng maraming taga-Hangzhou, mahalaga sa kanyang pagkakaroon ng koneksyon sa kalikasan. Hinahayaan niyang yakapin siya ng kabundukan at mga ilog na nagbibigay diin sa pag-iral ng kaharian at enerhiya sa lungsod. Isang Canadian naman ang pinahangan ng pagiging bukas ng mga Chino sa mga bagong ideya. Isang katangian na nagiging dahilan upang maging mas mainam na pugad ito para sa mga bagong tech companies. Masasaksihan rin natin ang kagandahan ng West Lake sa pamamagitan ng mga sining at panulat ng mga pintor ng China. Pakinggan ang kwento ni Chen Jialing, isang kilalang pintor at ang kanyang inspirasyon sa pagguhit ng 10 Scenes of West Lake. At panghuli, pumasok sa mundo ng video games at masilayan ang pagpapahalaga ng Hangzhou sa kanyang kasaysayan. Si Chang Chao, isang taga-Hangzhou at may background sa disenyo, ay nagtataglay na ambisyong maipakita ang lungsod sa paraang makabago sa pamamagitan ng paglikha nito sa video games. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa Hangzhou, ang kasaysayan at ang hinaharap nito. Sa Hangzhou, tila bumabagal ang oras habang naglalakad ka sa gitna ng mga puting dingding at itim na baldosa at may hawak na payong na gawa sa papel ng langis. Gayunpaman, ang lungsod ay punong-punong rin ng sigla. Ang Hangzhou, sa kabila ng tahimik nitong kagandahan, ay nagagawa pa rin yakapin ang pagmamadali at kasiglaan ng modernong buhay sa lungsod. Ito ay isang lungsod kung saan magkasama ang katahimikan at kasiglaan.我是16年在我姐姐的影响下开始接触到马拉松这个项目，因为之前也没有想过自己能跑这么长距离，所以也是在姐姐的影响下开始接触到马拉松跑步的。参加了几场马拉松之后呢，感觉自己就不断突破，不断挑战，一开始是10公里，后来半程马拉松，最后全马。 Taong 2016, noong siya ay 25 taong gulang, natuklasan ni Tang Xiaofang ang kanyang hilig sa pagtakbo. Nakakamit niya ang kanyang pinakamahusay na record sa 2020 Hangzhou Marathon, kung saan natapos niya sa loob ng 2 oras 50 minuto at 28 segundo. Siya ay nanatili nakatuon pa rin sa pagtakbo hanggang ngayon. Tumatakbo siya tuwing umaga 4 na beses sa loob ng isang linggo. Karaniwang, nagsimula sa alas 6 na umaga o mas maaga pa. Katulad ng iba pang mga taong nakatira sa Hangzhou, tila laging may pagnanasa siyang mapalapit sa kalikasan at sa kabundukan at ilog. 我是比较喜欢这种贴近大自然的感觉。杭州就是特别漂亮，就是整个环境特别好。 就是有些时候在马路上跑，也是感觉比较井然有序的，很安全，然后很漂亮，很美。 Ang dream town sa Yuhang District, Hangzhou City, ay isang hub para sa mga tech startups. Ito ay isa sa maraming mga bayan sa Zhejiang Province na idinisenyo upang makaakit ng mga negosyante. Sa loob ng masiglang komunidad na ito, si Nick Mitchell, isang kilalang negosyante mula sa Canada, ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng teknolohiya ng video na dalubhasa sa VR development. Welcome to China. Welcome to Dreamtown. Noong 2006, ang 18 taong gulang na si Nick Mitchell ay dumating sa China. Hinimok ng isang malalim na interes sa sining ng silangan. Nagpapakita siya ng VR adaptation ng classic na Peking opera na pinahamalang Lady Mu Guiying Takes Command na ginawa ng kanyang kumpanya. The thing about Peking opera or any opera or any theater in general is it's only available to
some people. You have to be in the right city and you have to have money, often a lot of money for a ticket. VR changes that. So through a VR experience, like through the Peking Opera experience we made, anybody, anywhere in the world can put on a VR headset and have an experience better than the front row seat. And to me, that sharing of experiences is really exciting. Sa nakalipas na 9 na taon, ang Dreamtown ay naging isang hotbed ng mga internet plus na negosyante. Sa umuunlad na komunidad na ito, lumilipad ang mga matatapang na pangarap at ang mga negosyante ay lumalagpas sa kanilang mga karaniwang na hangganan upang maisakatuparan ang kanilang mga pangitain. Inaanyayahan ng Dreamtown ang walang takot at ipinakita ni Nick Mitchell ang ethos na ito. Gamit ang teknolohiya na inobasyon, nalabasan niya ang mga hadlang sa kultura at ipinagpatuloy ang tradisyonal na kulturang Chino mula sa kanyang sariling natatanging pananaw. Ang Dreamtown ay puno ng mga taong kapareho ng kanyang kilig. In the past 15 years in China, I've seen advancements. And in technology, what's fascinating is the adoption of these advancements. Chinese people are hungry for new and better ways of doing things, which makes it a perfect place to do a tech startup. And is also really why I believe that here is where I'm going to take what was a dream and I'm going to make it reality. Ang Hangzhou, isang lungsod na nangunguna sa digital na ekonomiya, isang lungsod ng inobasyon, isa ng maliwanag na bituin sa larangan ng e-commerce. Gayunpaman, para sa lahat na nakikita ang pag-unlad na nagawa na ito, ito ay isang lungsod na determinadong maging isang smart city. Sa ngayon, ang tatlong bagong ekonomiya ng Hangzhou na tinutukoy ng mga bagong industriya, mga bagong format ng negosyo at mga bagong modelo ng negosyo ay umaani na ng mga benepisyo. Noong 2022, ang karagdagang halaga ay nag-aambag ng 39% ng halos $260 billion GDP ng lungsod. Isang umaalingaw-ngaw na pagtotoo sa kasiglaan at dynamism ng Hangzhou sa buong mundo. Ang lungsod ng Hangzhou na matutukpuan sa gitna ng mga gumugulong na burol sa paligid ng isang tahimik na lawa ay isang hiyas sa tanawin ng silangang China. Gayunpaman, sa pagdaan ng Grand Canal dito, ito ay naging isang lugar din ng umuunlad ng kalakalan at industriya sa loob ng maraming siglo. Naantig si Marco Polo na ilarawan ang Hangzhou bilang ang pinakamaganda at marangal na lungsod sa mundo. Sa loob ng libu-libong taon, naakit ng Hangzhou ang mga manlalakbay mula sa buong China at sa buong mundo na tuklasin ang pagkaakit nito. Ang mga manunulat at makata ay naakit sa mga daluyan ng tubig at mga luntiang burol, habang ang mga printer at calligrapher ay nakahanap ng inspirasyon sa kalangitan nitong natatakpan ng ulap at mga gabing naliliwanagan ng buwan. Para sa mga turista, nag-aalok ang Hangzhou ng tahimik na kandungan ng kapayapaan at kaginhawaan. Si Chen Jialing ay isang kilalang personalidad mula sa Shanghai School of Painting. Sa kanyang mga trabaho, ipinakita niya ang isang natatanging artistikong estilo na nagpapanatili sa kakayahan ng tradisyonal na kultura habang lumalagpas sa konbensyonal na mga hangganan ng sine. Ako sa Jiaxia, Hangzhou, ma. Sa isang pusihaw na tiyo. Ito ay 我要把这个西湖事情在人家眼光当中是很难画的，我要画出来。西湖的仙境呢，它是平淡天真啊，所以我就画了西湖石。所以我这个西湖石每张都是不同的。雷峰节奏，那就是火文火红，代表了这个极阳无限好对生命的渴望。 或者是那种不服老的感觉，所以说每一张画都有不同的意境。
edukado at pintor na sa buong kasaysayan ay gumagamit ng kanilang mga brush at sulat upang ilarawan ang pabagong-bagong kagandahan ng Westlake. Ang mga kwento nito at ang diwa ng bawat panahon ay pinagkalooban ito ay kakaibang lalim ng kultura at isang artistikong oriental aesthetic. Ito si Chang Chao. Gamit ang karunungan sa pagdisenyo, nagkaroon siya ng iba't ibang interes. Isa na rito ang muling paglikha ng mga lungsod sa mga video games, maging ito ay modernong tanawin sa lungsod man o makaisaysayang bayan.我们把杭州放到了一个游戏当中，就让全世界能够通过这个游戏看见了。所以有时候我也在想，如果我是这个城市的规划师，我是上帝之手的话，我能够把杭州变成一个什么样子？所以我们就花了很长的时间，慢慢一点一点的，把我心目当中的杭州，用一个虚拟的数字的形式，这样子慢慢的呈现出来。 看那些南宋的那些画，它是可以通过皇宫当中一个高楼，可以直接看到那个钱塘江上的潮水，所以我们就在这个皇宫内就做了一个小高楼，所以只是通过这些资料和意想吧，就是来复原这些环境。 因为我从小其实出生在杭州，我生命当中绝大部分的时间都在杭州生活。其实我对杭州是有一种非常深沉的爱的。杭州是一个很有意思的地方，是因为它的性格的养成是杭州几乎没有受到过任何战争的摧毁摧残，它的人民一直是在非常安居乐业的情况下面生活下来的，所以把那些 有意思的东西几乎都原封不动地保留了下来。Mula nang matuklasan siya sa Lorong City Skylines noong 2017, si Chang Chao ay gumagawa ng digital na kopya ng Hangzhou. Kinakalkula niya ang nakalaanan niya sa pagitan ng 10,000 at 20,000 na oras sa proyektong ito. Yoshi的官方平台就说，哎，我们原来一直没有人 发现有人把中国城市能做的这么有意思，你能不能把这些城市的建设过程和这个城市的样子做成一些视频，放到国际化的平台上，比 YouTube 这样的平台上面。有利东方旅游有限公司，Union Travel Incorporated。 The China-Fujian-Philippines Joint Demonstration Zone for Economic Innovative Development and Economic and Trade Cooperation Promotion Conference was successfully held in Manila. 中国福建菲律宾经贸创新发展示范园区暨经贸合作推介会在马尼拉成功举办。 据中国驻菲律宾使馆消息，9月25号，中国福建菲律宾经贸创新发展示范园区暨经贸合作推介会在马尼拉成功举办。福建省代表团、非政商界在非中资企业、媒体等共600余人参加。赵龙省长表示，福建愿与菲律宾各方一道， 认真落实两国元首达成的重要共识，加快推进这些协议实实在在地转化为具体项目，一项一项抓好落实，推动福建与菲律宾经贸合作及两国双元建设走深走实，取得更大实效，助力增进两国友谊，深化两国合作。黄大使表示，在中非双方各界人士的共同努力下， 两国双元地方合作不断取得进展，展现了广阔的发展前景。当天的推介会标志着两国双元地方合作迈出了坚实步伐。
希望这将有助于推动福建省各地与菲律宾的经贸合作深入发展，为中菲关系发展注入正能量。帕斯夸尔部长表示，菲方乐见菲律宾中国福建产业园区取得进展，当天的推介会为福建合肥企业搭建了交流合作平台，有利于促进两地经济增长。面向未来，双方要不断加强互信，实现贸易和投资增长，共享繁荣，为两国人民创造更加光明的未来。施东方博士表示，期盼这场推介会能推动两国企业界进一步增进对双方经济进展和营商环境的了解，为双方带来更多合作商机，加速后疫情时代的经济复苏步伐。数十年来，非华商联总会一直发挥了非中经贸文化交流桥梁作用，今后还将继续推动两国深化经贸关系。推介环节，福建省发展和改革委员会主任孟谦做投资福建推介，漳州市市长魏东做中国至菲律宾经贸创新发展示范园区推介，非方合作园区菲律宾非中经济合作产业园、菲律宾亚太产业园也分别做非方园区推介。据福建省统计，推介会现场集中签约24个项目，合计签约金额达426.2亿元人民币。参会的菲律宾工商界人士与福建企业家代表分组洽谈对接，气氛热烈。非中新闻台综合报道。The Chiang Kai-shek College Alumni Association held a Mid-Autumn Festival celebration. 菲律宾中正学院校友总会举行中秋联欢晚会。2023年9月21号，菲律宾中正学院校友总会假作母校中正大礼堂，举办一年一度的庆中秋博状元联欢会。当天活动有近200人踊跃参与，由总会指导员陈义维、许俊荣，常务咨询委员曾国祥、郭斌莹、施志雄、陈建卫，咨询委员蔡怀强、庄伯乐、许玉义、吴金峰，总会执行委员及配偶，以及母校各部门主任和志愿老师等，大家欢聚一堂，其乐融融。会长李锦思致欢迎词，他表示，中秋节对华人来说是家人和亲朋好友团圆相聚的好日子，大家能相聚在一起是特殊的缘分，希望通过此次活动进一步增进校友之间的友谊和交流。联欢会提供各种美味佳肴，感谢会长李锦思、副会长陈当当、施纯勇、施玉娥和蔡清柱盛情的款待。当日还安排了手作灯笼和抽奖助兴，现场展出了超过100个兔子灯笼，点亮了整个礼堂。紧接着，联欢会在博状元掷骰子环节进入了高潮，大家兴奋不已，乐在其中。大家在博中秋活动每桌状元出炉后圆满结束。秘书长何其颖担任司仪，康乐主任吴志平主持博状元掷骰子环节，副财政王秋杰、副联络主任陈珍妮、青年组副主任吴义泽共同主持抽奖和手作灯笼活动。非中新闻台综合报道。The Philippine Oriental Liquor Industry successfully held the Chiba Wine Tasting and Promotion Conference.菲律宾东方酒业成功举办七宝迎宾酒品鉴推介会。
9月23号由江西七宝酒业、菲律宾东方酒业举办的七宝迎宾酒品鉴推介会在江西大酒店举行。非华各界联合会常务副主席李洪明、菲律宾中国红门致公党主席吴启发、菲律宾华商经贸联合会会长蔡宏宇、菲律宾江西商会会长许俊华及各省市商会代表嘉宾近200人参加了此次现场品鉴会。品鉴会于下午5:30正式开始，首先由东方酒业总经理易俊致欢迎词，感谢各位嘉宾在百忙中到现场参加品鉴。江西七宝酒业总经理、国家级白酒评委曾宪忠在国内发视频前来祝贺。非华各界联合会常务副主席李洪明、菲律宾中国红门致公党主席吴启发、菲律宾江西总商会会长许俊华先后致辞祝贺。此次活动由迎宾酒品鉴、互动抽奖、七宝酒有奖知识竞猜、唱歌互动等多个精彩环节组成，现场高潮迭起，大家在欢畅愉快的氛围中品鉴七宝迎宾陈酿。现场嘉宾对七宝迎宾酒赞不绝口，并纷纷购买收藏。非洲新闻台综合报道。The Fuzhou Municipal People's Government Economic and Trade Exchange Conference was successfully held in Manila. 福州市人民经贸交流会在马尼拉成功举办。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，为深入贯彻落实中国共产党的二十大和习近平总书记关于共建“一带一路”的重要论述精神，9月23号，福州市人民政府吴贤德市长率福州经贸合作代表团出访菲律宾。福州作为21世纪海上丝绸之路战略支点城市，与菲律宾之间的产业互补优势十分明显，双向投资正在持续升温。9月23号下午5时，吴贤德市长一行出席了由菲律宾福州总商会、旅菲福州同乡会假作马尼拉黎刹酒店举办的福州市人民政府经贸交流会。交流会由吴京担任主持人，并介绍重要领导嘉宾和会议议程。菲律宾福州总商会会长黄丽云首先致欢迎词，他向福州经贸合作代表团的到来表示热烈的欢迎。他希望以吴贤德市长此次来菲访问考察为契机，菲律宾与福州今后能够加强经贸合作，携手实现互惠共赢。吴贤德市长代表家乡845万人民向福州海外乡亲致以诚挚的问候，他希望大家积极融入一带一路建设，搭建双边经贸对接新平台，拓展事业发展新空间，继续发扬爱国爱乡的优良传统，充分发挥侨力侨智，助力家乡在经济社会上取得更大发展，在对外交流合作上展现更大作为。非华商联总会理事长施东方博士、非华各界联合会主席蔡永宁亦在交流会上先后致辞。会议结束后，随即在酒店中餐厅举行餐叙会。餐叙会，中国驻菲律宾使馆王悦参赞兼总领事发表热情洋溢的讲话，菲律宾福州总商会副会长黄伟致谢词，最后大家合影留念，交流会于晚上9点圆满结束。非中新闻台综合报道。全家起立，非中电视台。全家起立，非中电视台。Look Fook Jewelry held a grand opening ceremony for its new shop at the City of Dreams. 菲律宾六福珠宝 COD 分店隆重开幕。成立于1991年的六福珠宝，凭借信誉超卓的品牌形象、卓越精湛的工艺技术及新颖时尚的珠宝设计，
与世界各地迅速发展，目前共拥有逾3200间六福珠宝零售店，零售版图已扩展至全球11个国家及地区，成为广受顾客欢迎的珠宝品牌。六福珠宝成功进驻马尼拉，并已开设了4家分店。2023年9月26号中午，菲律宾六福珠宝在位于马加志市的办公室举行开业庆典活动。六福集团主席兼行政总裁王伟长，六福集团执行董事兼营运总裁王巧阳，菲律宾六福珠宝新濠天地品牌店董事长曾立方，董事黄华，董事蔡荣焕，董事洪建雄，董事洪传晓，高级业务总监周佳等领导和嘉宾主持采师点金仪式，随后举行隆重的剪彩仪式。六福集团主席兼行政总裁黄伟长，六福珠宝集团执行董事兼营运总裁王巧阳，菲律宾六福珠宝新濠天地品牌店董事长曾立方，董事洪建雄，董事洪传晓，董事黄华，非中电视台副台长庄玲玲，飞龙网总裁郑启南等担任剪彩嘉宾。Good afternoon to all of you. It is with great pleasure that we welcome you all to the grand opening of Rookbook Jewelry here at the City of Dreams.同日下午，菲律宾六福珠宝新濠天地 COD 分店也隆重开幕。马尼拉市长哈尼拉库拉、六福集团主席兼行政总裁黄伟长、菲律宾马尼拉新濠天地物业总裁杰弗里·安德鲁斯、六福珠宝集团执行董事兼营运总裁王巧阳、菲律宾六福珠宝新濠天地品牌店董事长曾立方、董事蔡荣焕、董事洪建雄、董事洪传晓、董事黄华、高级业务总监周佳、非中电视台台长施玉娥、台湾金曲歌王翁立友、台湾歌手谢晶晶等担任剪彩嘉宾。当天晚上，六福珠宝马尼拉新濠天地举行开业庆典晚宴。六福珠宝菲律宾执行董事长曾立方女士首先致辞，她表示非常高兴与大家共同见证了六福珠宝在马尼拉的第四家分店的隆重开幕，我们将继续为马尼拉市的繁荣和进步尽心尽力，为菲律宾市民提供更多优质的珠宝服务，和尽一个企业的责任和义务，为菲律宾弱势群体做慈善献爱心。此时我要特别感谢我们菲律宾的股东们和团队们对我的信任，尤其是在疫情的特殊时期，我们克服了重重困难，度过了无数次的黑暗期，我们坚守初心，永不放弃，才有了今天的成绩。路虽远，行则将至，事虽难，做则必成，你们的辛勤工作和无私的奉献是公司前行的动力和支撑。虽然是受到疫情影响，全球经济不景气，但是对于未来我们满怀信心，身处在这个美丽而又善良的国家，我坚信不仅是我们，而是所有在非华人的企业都要互助互爱，携手同行，深深融入这个菲律宾的大家庭。中非之间的手足情谊就如同我们的珠宝一般，闪耀着坚不可摧的光芒。愿六福珠宝在菲律宾茁壮成长，愿六福珠宝的分店开满菲律宾的每一座城市。最后，中秋节国庆即将到来，我代表公司全体同仁祝在场的所有嘉宾们身体健康，家庭幸福，生意兴隆，中秋国庆快乐。今晚有美食相伴，有珠宝相随，祝在场所有嘉宾有个愉快的晚宴。马尼拉市长拉库纳女士、帕塞市市长伊梅尔达、马尼拉市政府行政长官洪英忠先生、
参议员约瑟夫·维克多·埃杰西托，菲律宾总统府发言人洛克，中国商会永远名誉会长洪吉祥先生，新豪天地地产总裁安德烈斯先生，菲律宾妇联奥尔蒂斯女士等各界贵宾、社会名流应邀参与此次盛大活动，共同见证六福珠宝在菲律宾开启新篇章。马尼拉市长哈尼拉库拉、六福珠宝集团执行董事兼营运总裁王巧阳、菲律宾马尼拉新豪天地物业总裁杰弗里·安德鲁斯等先后致辞，然后举行聚餐、祝酒、模特走秀、抽奖以及歌唱节目表演。活动由非洲电视台主播陈静瑜担任司仪。非洲新闻台综合报道。The Philippine Jinjiangxi and General Association in Chamber of Commerce held a celebration of its establishment and first officer's induction ceremony. 菲律宾金江西原联商总会总商会举办庆祝成立暨首届职员就职典礼。2023年10月1号，菲律宾近江西原联乡总会总商会会成立庆典暨首届职员就职典礼在马尼拉世纪海鲜酒家盛大召开，现场嘉宾云集，高朋满座，气氛热烈，喜气洋洋。大会主席、本会会长赖家亮、监事员、菲律宾中华总商会永远名誉会长、本会永远名誉会长吴荣祥博士，主讲人菲律宾近江同乡总会、菲律宾近江总商会理事长陈凯富，大会共同主席、本会执行副会长柯顺庆，大会共同主席、本会副会长王谋生，非华商联总会副理事长施伟廉，近江西原街道党工委副书记、办事处主任王彬彬，近江西原街道社区代表、赖措社区书记、主任赖泽坤，菲律宾板筑富赖同宗总会理事长傅文虎，近江西原庆贺团、非华社会各友好社团领导、新闻媒体及本会全体成员共500余人参加了本次庆典活动。在祥师献瑞营造出的喜庆吉祥氛围，菲律宾近江西原联乡总会总商会全体成员举行了庄重肃穆的入场仪式，随后全体与会人员肃立奏唱菲律宾共和国国歌、中华人民共和国国歌。大会主席赖家亮率先致辞，讲述了创建本会的起心动念及筹备会工作的过程，表达了对非洲两国政府领导及非华各友好团体支持的感谢。在宣誓就职仪式中，监事员和大会主席向新任理事长颁发印信并合影留念。大会监事员、菲律宾中华总商会永远名誉会长、本会永远名誉会长吴荣祥博士做监事训会。吴荣祥博士表示，菲律宾近江西原联乡总会总商会的成立不仅仅是旅菲近江西原同胞的喜事，也是非华社会的大喜事，相信本会一定能够成为建设本地经济和非中两国经贸合作文化交流的重要力量。本会首届会长赖家亮在致辞中表示，深感重任在肩，使命光荣，今后定当尽心竭力团结会员，为祖国家乡和居住国经济繁荣与进步，为非中友谊的行稳致远贡献力量。副会长王谋生介绍主讲人菲律宾近江同乡总会、菲律宾近江总商会理事长陈凯富。主讲人在致辞中肯定了近年来近江西原地区在经济发展上取得的成绩，
希望菲律宾近江西元联乡总会总商会首届全体成员为非中经贸发展添砖加瓦。非华商联总会副理事长施伟廉、近江西元街道党工委副书记、办事处主任王冰冰、近江西元街道社区代表赖措社区书记主任赖泽坤、菲律宾板筑富赖同宗总会理事长傅文虎等嘉宾分别讲话送出祝福。会长、三位共同主席为监事员和主讲人颁发感谢盾牌，与近江西元街道办事处、近江西元街道归国华侨联合会、近江西元街道商会及菲律宾板筑富赖同宗总会互赠礼品，向商总华生刘师补助金。菲律宾近江同乡会总会及校友联华星艺术团分别捐赠福利金，同时向菲律宾近江同乡总会提交菲律宾近江同乡总会会员单位申请书。西元街道办事处和西元商会向本会捐赠福利金。庆典最后，由本会执行副会长、共同主席柯顺庆先生致谢词，感谢全体副理事长和秘书长团队及全体理监事和会员们的通力合作与精心准备，呈现了本次精彩热闹的庆典。全体领导上台祝酒，祝祖国繁荣昌盛，祝会舞蒸蒸日上，感谢所有人的参与。于心节目是由华星艺术团带来的歌舞表演和抽奖活动，一次又一次的现场氛围推向高潮。我选择的方式走起来，不要迟疑，别再等待，一起摇摆。本次庆典由王宁思和非中电视台主持人叶南天共同主持，非中新闻台综合报道。The Filipino Chinese Associations in Central Luzon held a celebration of the 74th founding anniversary of the People's Republic of China. 中旅宋非华各团体联合举行院会，庆祝中华人民共和国成立74周年。2023年10月1日，由菲律宾中国洪门致公党中旅宋支部主办，由菲律宾中国洪门协和敬业总社中北旅宋支社、非华新联工会总商会中旅宋分会、菲律宾中国洪门协和敬业总社邦邦雅省支社以及非华联谊会中旅宋分会协办的菲律宾中旅宋非华各团体联合庆祝中华人民共和国成立74周年大会在邦邦雅仙宾兰洛市金斯伯勒国际会议中心隆重举行，现场嘉宾云集，高朋满座，气氛热烈，喜气洋洋。中国驻菲律宾大使馆领侨处主任汪敏浩领事出席并致辞。主办单位菲律宾洪门致公党中旅宋支部主席蔡荣达先生担任大会主席，主办单位协办单位代表及非华社会各友好社团代表和新闻媒体共600余人出席了本次庆祝大会。在祥狮献瑞营造出的喜庆吉祥氛围中，主办及协办单位的各位旗手及各团体成员举牌依次入场，举行了隆重热闹的入场仪式。随后全体与会人员肃立奏唱菲律宾共和国国歌、中华人民共和国国歌。菲律宾中国洪门致公党中旅宋支部秘书长林嘉文女士致开幕词，为本次庆祝国庆大会拉开序幕。非华新联工会中旅宋分会执行副会长陈长堤先生向在座的来宾介绍主宾席嘉宾，大会主席蔡荣达先生致辞。蔡主席慷慨激昂的致辞体现了他深深的民族之爱，浓浓的爱国情怀。中国驻菲律宾大使馆领侨处主任汪敏浩领事也莅临现场并致辞。汪领事表示，国庆节是我们祖国的生日，也是所有华人共同的节日。我们虽身在异国他乡，但心依旧紧紧相连，共同传承和弘扬中华文化。无论身在何处，祖国是我们的骄傲，我们海外华人华侨同样也是祖国的骄傲。华社代表、非华联谊会中旅宋分会理事长施海辰先生作为社团代表致辞。随后本次活动主办及协办单位主宾席嘉宾进行合影留念，
并向中国驻菲律宾大使馆颁发纪念盾牌。大会最后，由菲律宾中国红门协和敬业总社中北吕宋支社理事长姚向东先生致谢词。感谢本次主办及所有协办团队和会员们的通力合作，精心准备，呈现了本次精彩热闹的国庆盛典。全体主办及协办单位所有领导上台祝酒，祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，祝愿大家幸福安康。感谢所有人的参与。余兴节目由红溪理事大学孔子学院的学员们为现场带来一系列精彩的歌舞表演秀。大会部分领导及会员也为大家献唱，给现场带来很多精彩动听的歌曲，同时还有现金大红包抽奖活动。这些余兴节目一次又一次将现场氛围推向高潮。本次大会由菲律宾中国红门志工党中理宋支部副秘书长蒋振凡和非中电视台主持人郭雅娟共同主持。非中新闻台记者小雨综合报道。有利东方旅游有限公司 Uniorient Travel Incorporated。It's my pleasure to introduce myself once more as your host.Maria Teresa Sandoyan, 非常荣幸给您再次介绍自己作为您的主持人郭雅娟。Thank you for tuning in. I sincerely hope you enjoyed what you've seen. Be sure to catch the next episode of Chinatown TV next week for more exciting content.